tuluyang nakakabangon ang ating mga kababayang nasalanta ng bagyong Ondoy at Peteng. Kung kaya't patuloy ang pagbibigay ng tulong ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Magandang araw po. Ako si Veronica Baloy Jimenez at ito ang The Working President. Last October 10, nagbigay ng pahayag si Pangulong Arroyo patungkol sa mga nag-eepekto ng mga nagdaang bagyo. Inihayag din niya ang mga hakbang na isinasagawa ng pamahalaan upang maipaabot ang mga tulong sa mga nasalanta. Pakinggan natin ang mensahe ng Pangulo. Pinaabot natin ang pakikidalamhati ng sambayanang Pilipino sa mga kababayan natin na salanta ng bagyong Pepeng. Hinahagupit ang maraming lugar ng Asia dala marahil sa climate change, ng global warming na nagbunsod dito ng climate change. Gayang ng pinapaalala natin sa ating climate change bawat Biyernes, ang mga pulong bansa ay napaka-vulnerable sa climate change, kahit na hindi tayo ang pinakasanhi nito. Kasama sa mga pulong bansang vulnerable ay ang mga nasalanta sa mga nakarang araw gaya ng Indonesia, Samoa at Hapon. Maaasahan ng ating mga kababayan na salanta ng Bagyong Pepeng, pati na rin ng Ondoy, ang patuloy ng pagtaguyod at pagtulong ng pamahalaan ng mga kasundalo, mga pulis. Nagpapasalamat tayo sa balikatan ng mga volunteers, ito mga nasa likod natin, mula sa private sector at civil society at mula sa ibang mga bansa. Ipinag-atas ko kagabi na agarang gamitin ang mansion house sa Baguio bilang evacuation center, lalo na although hindi exclusive, para sa makawanin ang pamahalaan na kinakailangan lumika sa kanilang mga pamamahay. Ang Malacañang Ti-Amiana naman sa Ilocos ay gagamitin bilang himpilan ng Regional Disaster Coordinating Council ng Region 1. Pinapaalala ko sa RDCC ng Region 1 na sakop nilang Abra dahil ito ay masyadong malayo at sikasuhin mula sa Baguio. Kasama sa ating aksyon ang paggamit ng VP's Cottage, Vice President's Cottage sa Baguio na pag-aari ng Development Bank of the Philippines para sa Baguio City Disaster Coordinating Council. Diyan din sa Baguio, ipinag-utos ko na lumahok ang mga opisyal at kadete ng Philippine Military Academy sa magawain pangtulong sa mga nasalanta at nangangailangan sa evacuation center ng mansion house. Kailangan salubungin natin ang mga pagbabago sa kapaligiran na dulot ng climate change. Inaasahan natin na sa madaling panahon, mapapasan na ang panukalang batas at nagpapalawak at nagpapalaka sa kakayahang tugunan ang kalimidad ng pamahalaan. Alang-alang sa ikaliligtas ng buhay at kabuhayan ng ating mga kababayan mula sa anumang darating pang mga pinsala o kapahamakan. Maraming salamat sa inyong lahat. Samantala, dahil pa rin sa Bagyong Pepeng, nasira ang mga gulayan sa Benguet Province na siyang pangunahing nagsusuplay ng gulay sa bahaging Luzon ng bansa. Sa kasalukuyan, malaki ang nagiging papel ng mga gulayan sa South Luzon upang mapanatili ang maayos at sapat na supply ng pagkain sa Metro Manila at mga katabing lalawigan nito. Panoorin natin ang Sa Atin Ito. Noong nakaraang dalawang linggo, magkasunod na bagyo ang tumama sa Central at Northern Luzon. Halos tumubog ang Kamaynilaan at Karatig probinsya. Damay na rin ang lalawigan ng Nueva Ecija, Bulacan, Pangasinan, La Union, Baguio at Benguet Province. Ang lalawigan ng Nueva Ecija ang itinuturing na rice granary ng bansa.
At ang Northern Luzon provinces naman ang nagsusupply ng karamihan sa mga gulay na pangangailangan ng Kalakhang, Maynila. Dahil sa bagyong dumaan, nasira ang karamihan sa mga pananim na gulay, pati na rin ang mga palay na dapat ay aanihin na. Noong nakarang dalawang taon, kinilala na namin na pag hindi natin i-diversify o dagdagan yung mga production areas na nagsusupply ng pagkain sa Metro Manila, kung sakaling may mangyari dun sa mga probinsyang nagsusupply ng major volumes, tatamaan talaga yung supply natin. Kaya dinevelop namin yung Liliu sa Nagcarlan, sa Laguna, itong Quezon po, sa Sariaya. Kaya nga yung sentrong pamilihan sa Quezon, binigyan namin ng suporta yan. Yung sa Nueva Vizcaya, yung agricultural center doon, binigyan rin namin ng suporta yon. Yung Benguet, lalo namin pinalakas. Pinalagyan namin ng mga freezers at saka ng mga tram lines. Kaya nga nakatulong ngayon. Hanggang Mindanao, tinulungan namin yung Normin Vegetables. At saka sa Negros, tinulungan rin namin yung farmers doon. At saka sa Mantalongon, Dalaget, Cebu. So, yung mga areas na to lahat ngayon, ang pinagkukunan natin ng emergency stocks para makapagpadala ng gulay sa Metro Manila. Ang lalawigan ng Quezon ang isa sa nagbibigay suporta sa kakulangan ng supply ng gulay sa Kalakhang, Maynila. Ito'y dahil na rin sa maayos at sistematikong pamamaraan ng gulayan na ipinatupad ni Congressman Procy Alcala sa lalawigan ng Quezon. Maayos naman ang daloy ng ating mga gulay na nanggaling sa Quezon. May mga kaunti-kunting tinamaan dahil sa lakas ng ulan at saka lakas ng kaunting hangin. Ngunit generally ay kami ay nakalusot ngayong dalawang bagyuhan. Kaya nga ang nakikita namin ay ito'y eye-opener sana ito. Kasama ang mga magsasaka na talaga pong may pera po doon sa ating mga pagsasaka. Ngunit ito'y eye-opener din po sa ating pamahalaan na kailangan pa rin po namin ang tulong. Sa kadahilanan na kung mas malaki po yung mga taniman namin dito, siguro po hindi po magmamahal ng sobrang taas yung gulay sa Metro Manila. Ang masakit po kasi dito, hindi naman po namin gustong masyadong tumaas, kunit dahil sa kauntian ng produkto, namahal siya. At ang tao naman po, bukod siya nahihirapan na, yung iba naman po hindi na talaga bumibili ng gulay at ang binibili na po ay karne para pang-ulam. Dapat nga po ito'y pansahog. Eh hindi na po at para pong mas higit na siya na yung sinasahukan. Binisita namin ang ilang magugulay na sa kasalukuyan ay nagbibigay suporta sa mga pamilihang bayan sa Metro Manila. Sa ngayon po ay ayos lang ang ating tanim at sa awa ng Diyos ay nakakapagsupply tayo sa sentrong pamilihan ng mga gulay, katulad halimbawa kamatis, sitaw, talong, okra. At ang ampalaya ay hindi ko pa masyadong kunin, pero may nagbibigay din ng ampalaya. Ay sa palagay ko ay pag magkakaisa ay palagay ko ay kakayanin. Ay sigurado po 'yun kasi yung inaani namin dito, dinadala namin sa sentrong pamilihan tapos 'yun yung ipinadadala nila sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ayon pa kay Congressman Alcala, marapat lamang na dagdagan pa ng Department of Agriculture ang suporta sa mga magugulay at magsasaka upang kapag dumarating ang ganitong sitwasyon, hindi magtataas ng presyo ng gulay sa Maynila dahil kayang-kayang suportahan ng Southern Luzon ang Metro Manila. Kung kami po ay mabibigyan ng tamang dagdag na suporta, ay hindi naman po ito magiging normal na 100% namin kayang isupply. Pero kung if we can supply at least 40 to 50% ng requirements ng merkado, hindi po tataas ng 300% ang presyo ng gulay. Kahit po kami ay hindi po kami masaya sa nangyayaring pagtaas, ngunit wala po tayong magagawa, law of supply and demand po ito. Kailangan po naming tulungan yung pong mga kapatid natin sa Metro Manila dahil alam na natin sila ay sinalanta. Dapat ay mabigyan natin ng suporta pa rin dahil kung hindi po kami susuporta, mananatili pong mataas ang presyo ng gulay na ito naman po ang dapat ang abot kayang bilhin ng ating mga pangkaraniwang mamamayan. Patuloy din ang innovation ni Congressman Alcala sa sektor ng pagsasaka at paggugulay. Isa na dito ang rice-fish integration o palay-isdaan.